Mga kasaksid, magandang umaga po sa ating lahat at nandito po ako ngayon sa NRTF dito po sa Santo Domingo, Nueva Ecija para po makita natin lahat ng mga variety na sumali po dito. Pero bago po muna yon, shoutout nga po pala kay Sir Efren Pamitan and kay Ma'am Judith Pamitan and happy anniversary po sa inyo kasaksid. At yun, thank you po sa support ha, mga kasaksid. Please like, comment, and subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell para lagi po updated sa lahat ng videos po natin. And for today's video mga kasaksid, uunahin na po natin ito pong company ng Bayer. Bayer po, no? Company ng Bayer at tatlong variety po ang kanilang entry. So dito po makakausap po natin si Sir at i-explain niya po sa atin kung ano po ba yung kagandahan ng kanilang produkto. Okay, so yun, start na po natin. Ano po pangalan nila, sir? Good morning po sa ating lahat. Ako po si Denny Minglana. Uh-huh. Ang Package of Technology Technician ng Bayer Crop Science, team leader po ng Region 1 at Region 3. Region 1 at saka Region 3. Sige sir, pakilala nyo naman sir kung ano po yung... So ito po ang aming isang variety na nakakatulong sa farmers, Habilis Plus, produkto po ng Bayer. Produkto ng Ngayon, Bayer. Ito po yung mga ginamit naming technology dito sa aming variety. Uh-huh. So gumamit po tayo ng manual application. Sa first application po at saka second application is gumamit po tayo ng manual. Sa third application naman po at final application, gumamit po tayo ng drone. Ah, drone. So, sa first application natin, sir, anong abono po yung ginamit natin, sir? So, makikita po natin dito, upon leveling, gumamit po tayo ng 162001. Okay. At 3414. 3414, apat na bag, sir, no? Opo. Tapos, isang tatlong bag ulit ng urea. Opo. Bali, ito po kasi sir, ito po yung sinusunod naming protocol ng NRTF. Ah, ito, lahat kumbaga. Sa lahat po ng company, ito po yung binigay nilang sinundan po namin. Sinundan nila. Opo, kaya kung mapapansin niyo po, meron po siyang drone application. Kasi nire-require po lahat na kahit ayaw po nung cooperator, obligado po siyang sumunod kasi yun po yung mandate ng higher. Yun yung kailangan ng ano, na drone yung mag-spray. Para ganun siya, so makikita po natin, dito po muna tayo sir. Sige po. Ito po yung variety naming Habilis Plus. Ito sir, ilang days na itong Habilis Plus? Kung mapapansin niyo po sir, siya po ay early maturing varieties. Nag-average po siya ng 104 to 110 days. Ah, mababa. Kaya kung mapapansin niyo po, nauuna po siyang mag-mature kaysa dun sa mga ibang variety namin. Isa pong patunay na siya po talaga ay early maturing variety at long grain. Habilis, ano to sir? Habilis Plus po. Habilis Plus. Apo. Ito po ba sir, is pwede siya sa tag-ulan? Pwede po siya sa tag-ulan, pwede po siya sa tag-araw. Ah, okay. Isa pang advantage po niya sa ibang hybrid variety, pag gumamit ka po ng Arise, lahat po ng Arise variety na hybrid ay BLB tolerant po siya. Ano ibig sabihin nun sir, BLB? BLB tolerant po, bacterial leaf blight. Ah, okay. Ibig sabihin ito sir, kahit hindi ka ba gumamit ng... Hindi na po kailangan. Apo, hindi na po kailangan. Okay. Kaya isa pa po yung mga tanong ng farmers na dito po tayo sir, dito po tayo. Kasi share ko lang po ha sa mga farmers po natin na, sir, bakit ako nung nagtarim ako ng Habilis Plus, hindi naman ganyan yung yield niya. Kasi po, napakahalaga po na... factor yung paggamit din po ng Bayer products. Ah, ina-advise po namin na syempre kapag gumamit yan ng bin-in ng Bayer, mas maganda po na para maabot niya po yung potential yield niya, gumamit din po tayo ng Bayer products. Ano po ba yung sir yung mga ano? Apo. Yung... So ito po yung Velocide namin, pambansang pamatay ng kohol, Yobal, insecticide, at natibo, fungicide. Fungicide. Itong Yobal po ay... ito po yung pinakamabisang pamuksa po sa stem borer. Apo. Okay. Itong natibo naman po, heavier and cleaner grains. Mm. Ang kagandahan po noon, pag mag-i-spray ka po, pwede mo po siyang pagsabayin.
Ay, okay. Opo, kasi siya po yung talagang compatible po sa isa't isa. Uh-huh. Nang sa ganun, maabot po natin yung potential yield ng isang variety. Opo. Uh-huh. Ano pa po yung isa, ibang advantage po pag nagtatarim tayo ng early maturing varieties? Uh-huh. Di ba po, kapag alam naman po natin na pagdating po sa bintahan ng palay, uh-huh, kung sino po yung naunang magbenta, mas mataas yung presyo. Mas mataas yung presyo. Yun po yung isa pang advantage po na isashare ko lang din po sa ating mga farmers po. Okay. Sige. So yung ano po sir, itong ano natin, hindi po ba siya yung parang pag nahanginan, tumutumba? Hindi po sir, hindi po. Hindi naman. Baka pansin niyo po, tignan niyo po, nakatayo po lahat yan. Nakatayo po silang lahat. Okay. Apo. So yun. Ilan sir ang pinakamataas na naanin nito? Ang sir, potential yield niya po, ang pinaka-potential yield niya po, kapag nasunod po lahat ng technology, gumamit po tayo ng Bayer products, na-meet niya po yung favorable environment ng palay, okay, maabot po siya ng 350 kabans per hectare, o kaya 17 tons average yield per hectare po. Ilang ano yun sir, ilang kilo yun sa isang bag? 50 kilos po sir. So yun, makakasucceed at ito pong ano nila, Habilis Plus. Apo. Apo na variety. Ayan, kung wala pa po sa lugar ninyo, yun, pwede nyo rin po itong subukan para meron po kayong pagpilian. At halos lahat po ito, sir, hybrid, no? Hybrid po lahat, sir. Oh, halos lahat. Lahat talaga hybrid, apo, sir. Kaya po siya tinawag pa na Habilis, sir, kasi isa po yan sa karakteristik ng variety. Hmm. Mahaba at mabilis. Ayun, mabilis. Apo, mabilis yung maturity date niya, mabilis, kaya Habilis Plus. Okay. Apo, at saka yung grain niya po, mahaba. Ito po ba sir, po kahit ba, ano pwede siya, for example, sa mga upland, pwede ba siyang gamitin kahit di malakas sa tubig? Actually po sir, isa po ang Bayer Crop Science na nag-introduce sa farmers natin at BA ng hybrid is pwede sa sabog tanim. Mm, pwede rin siya sa sabog tanim. Isa po yun ang company namin na nag-forso na i-try natin na ganito o ganyan at napatunayan po nila na ang hybrid po talaga ay pwede sa transplanting at broadcasting po. Broadcasting, I see. Sige sir, maraming salamat, okay, sir. Salamat po sir. Salamat po. So yun mga kasucceed, ito naman po yung variety naman ng Bigante Plus. Okay, at kasama po ulit natin si... Opo, si Sir Deno Minglana po. Sir Deno, okay. At si Tatay... Tatay Mar. Tatay Mar, opo. Si Tatay Mar, siya po yung... Siya po yung ating cooperator na naging katulong ng kamparin namin para may parating sa mga farmers kung ano ba talaga ang malaking may tutulong ng hybrid production sa ating... parang rice allocation po sir. Kasi ang isang objective po ng NRTF, kaya po kami nagsoshowcase ng mga hybrid variety is isang purpose po ay para ma-adapt po ng mga farmers natin yung technology. Okay, sige. Opo. Si itong ano sir, ano naman po yung may pagmamalaki naman ni Bigante, opo, si Bigante sa ibang po mga variety naman. Opo. Kung mapakita niyo po, Bigante Plus sa pangalan pa lang po, panalo ka na. Kasi po, mabigat sa ani, Bigante po sa kita. Ayun. Opo. So ang technology naman po ng Bigante, isa po siyang medium variety na hybrid. Medium variety. Opo. Pag sinabi po natin medium variety, nag-average po siya ng 115 to 120 days after transplanting po. After transplanting? After, opo. After magmula po nung unang operation hanggang harvesting po. Okay. Opo, 115 to 120 days po. 115 to 120 days. Okay. So pares lang din po tayo dun sa po naunang... napag-usapan natin kanina, sumusunod po tayo sa protocol na kung ano po yung napag-usapan sa DA na mandate po ng bawat company, yun po yung sinusunod natin. Okay. Meron tayong manual application sa fertilizer, meron tayong drone application. Sa fertilizer din po. Fertilizer. Ngayon, kung makikita nyo po dito, ito po yung palagi kong pinapaliwanag sa mga nagtatalim po ng rice variety na kasi ang madalas nilang tanong sa aming mga technician, bakit po sir, nung ako yung nagtanim, ganito lang po yung inani ko. Ganito po yung naging problema ko. Kasi nga po, napakalaga po talaga ng paggamit po natin ng Bayer products sa mga variety na produkto rin po ng Bayer. Opo. Ito po ba si ano sir? Kasi may mga nagsasabi din na farmers, matataas umani si Bigante. Opo. Pero ang nagiging problema ng iba, dumadapa daw. Totoo ba yan? Yun nga po sir, ang isang problema dyan. Kasi nga po, dito po sa Pilipinas, is yung lupa natin is very rich ng nitrogen. Mm. O, kaya hindi na po sila nagsusunog, ganun. Tapos maglalagay po ulit sila ng mas maraming urea. Mas maraming urea. Kaya yun po isang tendency po nun na masobran po natin sa nitrogen yung palay. Kaya
dadapa po siya. Okay. Pero ang kagandahan naman po nito, kapag dumapa po siya, yung timbang po ng grain niya, hindi nagbabago. Opo. Meron ba sila, sir, na pwedeng paraan para hindi mangyari yan, sir? Ang isang way po nun, sir, kumonsult po tayo sa mga technician po natin na naka-under po sa DA po nila. Opo. Okay. Kasi para mahirap matigyan po yung magsabi ng technology, mas maganda po yung magsama kayo ng technician, magkasama kayo, magkukwentuhan kayo. Para ano, para ma-resolbahan agad. Apo, para masolusyonan na po kaagad. Oh, yun mga kasaksid, yung ano, paggagamit man kayo ng Bigante Plus, syempre, kung mapapansin niyo na parang dumadapa na importante yung technician, dapat nakaalala sa inyo. Apo, kailangan niyo dapat. Kaya po kami, sa mga bayan po na may allocation kami ng variety namin, nandun po kami, ang trabaho po namin is to guide the farmers, to monitor, at kumuha ng feedback po sa kanila kung ano yung naging experience nila, kung ano yung mga dapat nilang baguhin. Po. So yun po mga kasaksid. Itong pangalawa is yung Bigante Plus. So sa next po tayo na isa nilang product din po ulit. Sid, at ito naman po ang next na ano naman nila variety, ang AZ7888. So yun, ano naman po itong AZ7888? Ano kakaiba niya naman? Po. Good morning po sa ating lahat. Ako po si Deno Minglana, Package of Technology, Technician ng Bayer Crop Science, Team Leader po ng Region 1 at Region 3. Okay. So andito po tayo ngayon sa isang variety namin, AZ7888. So ang mga advantage po ng variety namin, isa sa mga pinaka-highlight niya is yung kanyang bigas. Bigas. Ito po yung premium rice quality po ng Bayer. Ibig sabihin sa kung may 160, sir, may masarap. Opo, ito rin po yung parang pantapat namin sa mga masasarap na bigas. Opo. Okay. May milling recovery po siya na 69%. At the same time, long grain din po siya. Ay, long grain din siya. Opo, pwede rin siya sa tag-ulan tsaka sa... Pwede po, sir. Kasi nga po, ang variety na ito, sir, is 106 to 110 days. Ibig sabihin, early maturing din po siya. Opo. Sa recommendation niyo naman, sir, sa ano, sa spacing niya ng pagtatanim, sir, ano naman? Bali yung spacing po, sir, 20 by 20 po, sir. At 20 by 20. Okay. Tapos ito rin yung kailangan na gamitin na ano niya, no? Opo, sir. Application. Ito po yung mga application namin. Naka-base po ito sa protocol po ng DA. Kasi pag mga ganitong event po, usually, may ano yan, may dapat tayong sundan na para makita natin kung ano talaga yung nag-perform na magandang variety. Ganoon po. Pero sir, sa for example, sa mga hindi naman na nakakapag-soil analysis, sir, paano po yung paggagamit sila nito, may recommendation ba kayo na bag kung ilan yung kailangan nilang gamitin? Opo, yun nga po yung sinasabi ko na kapag gusto po nating may mga katalungan po tayo, huwag po tayong mahihiya na kumonsulta po sa ating Department of Agriculture. Kasi yung Department of Agriculture po, yun yung magpaparating sa aming mga technician kung ano po yung mga problema ng farmers po sa lugar ninyo. Opo. Ano naman po yun, sir, kung wala silang ano, kasi ang ibang farmer, wala na silang time para pumunta sa DA, meron ba silang pwedeng kontakin through dito, sir? Yan nga pong napakahalaga ngayon at nagpapasalamat po ako kay... GMG Agri po na ngayon, mabilis na po yung pag-spread ng technology. Ayun. Kasi meron na po tayong social media. Yes po. Apo. Pwede po Manila kayo makontakt, apo, sir. Sana huwag po natin kalimutan na after po natin maparo dito, mag-subscribe po tayo sa Facebook page po namin. Like and subscribe. Bayer Crop Science Philippines po. Bayer Crop Science. Yun na lang po yung pupunta nila, sir. Opo, sir. Opo, sir. Okay, lahat na po ng katanungan nila doon, sir, mayroon pong sasagot sa kanila. Ay, mayroon sasagot po nila. Usually po yan, kung hindi farmers, technician po ng aming company po, nalakasahin doon sa ilin. Okay. So yung mga kasaksid, pwede kayo mag-message sa kanilang Facebook page na Bayer Crop Science. Philippines po. Philippines. Ayun, mga kasaksid. Hanapin nyo na lang po yun. Ano yung logo nila dyan, sir? Ito po, sir, yung aming logo, sir. Ayan. Yes po, ma'am. Ito, nakaganyan. Ay, okay. Sige po. Sige, sir. Maraming salamat, sir. Sige po. Salamat po. At papakita natin yung mga variety na ano. So ito po yung mga variety. Ito ang variety na AZ. Dito po sa ito po. Ay, ito. Tatat. Oh, may bisita. Oh. Ay, sige pa. So, yun. Ito po mga kasaksid. Yan, tapos ito din po. Ito, Bigante po. Ito, Bigante naman to. Yan. Ito yung mga magagandang ano niya. Tas ito naman yung sir, pwede mo lang wala yan, bisita na.
Ah, sige sir. Walang laman yung kalay naman. So yun lamang po. Kung may katanungan pa po kayo mamaya, eh, tutuloy na lang po namin doon. Kaya po namin. So malayo na ito pala mga kasaksi. Batari Group. Batari Group. Indra Zero. Hindi ko alam kung ano to variety, pero ngayon ko lang rin narinig. Kaya po nga saksin, ano nga ba yung masasabi niya dito? Batari Group, ano yung pinagkaibahan nila? Dito naman po tayo sa susunod na ating papakita na variety, na ang variety nito is Batari Indra 01. Itong Batari Indra 01 po ba, sir? Yes, maganda. Pero bago muna sir, anong pangalan po nila, sir? Bale, ako po si Joven Makaling po from... Apo. Jones Isabela. Ah, Jones Isabela. Yes, okay. Po. So ito po sir, sa Batari Indra, sir, bago lang po ba siya sa market o matagal na siya? Bale, matagal na po siya, sir, matagal sa market. Opo. Bale, si Batari Indra 01 po ay sasabihin ko na specs niya, sir. Ah, sige po, sige po. Si Batari Indra 01 po is pwede siya sa wet and dry season. Ganyan po ang kagandahan niya, wala siyang pinipili. Ang average height niya po is 104 cm. 104 cm. Yes, hindi siya magaano matangkad, hindi naman bansot. Mm. Bali po siya is BLB tolerant rin po siya. Opo. Ano bacterial po yung BLB? Bacterial lip light. Ah, bacterial lip, yes, line. Po. Okay. Hindi ba siya dumada pa or pag ano, lumalaki na? Hindi ba ganun? Kasi may ibang variety na ganun. Yun, eh? Meron po, sir. Bali sa amin po kasi, sir, is nalalagyan namin ng Lily 2000. Mm. Si Lily 2000 din naman po, is maganda siya pang tigas ng puno niya at pampalapad ng dahon. Pampalapad yun po ang kagandahan kay Lily 2000. Okay. Sa first application na ito, sir, ano po yung nilagay nyo, sir, na abono? Bali, first application po namin is si Ovali Mash. Ovali? Si, yes, ano po naman po yung Ovali Mash? Si Ovali Mash, sir, is isang soil conditioner. Panglupa talaga siya. Panglupa siya. Ang kagandahan po kay Ovali Mash, meron po siyang 50% na rice hull, 49% na chicken dung, and 1% na humic acid. Ah, organic din, sir? Yes, organic, sir, din na ano niya. Ah. Yung humic acid kasi, sir, is para hindi ma... wash out yung nutrients na nasa lupa. Yan, nasa lupa. Yes po. Okay. Yun po ang ginagawa ni humic acid. Okay. Tapos, itong ano natin, sir, hindi nyo na siya nilagyan ng abono, sir? Puro more on kay ano po lahat ng nailagay? Bali, nalagyan po siya ng Ultra 7. Ultra 7. Ano, yes, naman, sir? Nitrogen, phosphorus, o potassium? Bali, si Ultra 7 po natin is 17-7-17. 17-7-17. Yes, sir. Ah, okay. Nitrogen tsaka potash yung mataas. Yes, sir. Kasi ang buwan naman namin, sir, itong mga tanim na to is pang 4 months. Pang 4 months. Makakuha niya yung ugat na. Hahabat-haba yun. Kasi si phosphorus is pang ugat lang naman po. Kaya nilagyan na lang ng konti lang para tulungan na lang din. Tulungan niya na lang. Pampahaba ng ugat. Pero para sa mga ano, sir, sa mga farmers natin na gustong mag-avail nito, pwede bang, for example, may makukontakt mo ba sila na... Bali, meron pong contact number si Aljay na pwede po sa Messenger, Facebook, Instagram. Apo. Available po doon. Meron pong sasagot at sasagot sa inyo. Mag-chat lang po kayo. May number po ba sila na pwede tawagin, sir? Bali, meron po. Sige po, sir. Pabanggit nyo na lang po, sir. Number po ng company, sir. Ah, company. Okay. Yes, sir. Sige, company po. Tapos, itong ano, sir, masarap din ba yung bigas niya, sir? Ganun? Yes, sir. Bali, kwan siya, sir, medium grain. Ah, medium grain. Ayun. Bali, sa amin po kasi, meron po kaming number ni LJ, customer service hotline. Bali, ito po siya. Yan yung pwede nilang tawagan, sir. Pwede, pwede po. Pwede rin po nilang i-chat si sa Messenger. Sa search lang po ang LJ Agro Industrial Solutions. Ah, okay. So, yun, mga kasaksi, pag gusto niyong pumili din ng ano, Batari Indra 01, ayan. Pwede. Ilan yung maturity ulit nito, sir? 104 to 110 days, sir. Ah, okay. Medyo mababa din kasi, yes, 120, di ba? Maaga. Okay. Tapos, ilan yung high yield, sir, sa ano, nito sa isang hektarya, sir? Bali, sa ang average po na pinaka-high yield talaga is, okay, na nakuha through PRTF is 10 tons per hectare. 10 tons per, yes, hectare. I see. Ilang kilo yun, sir? 50 kilos ba yung per kaban? Bali, 10,000 kilos yun kasi, sir. Nakadepende na rin po kasi sa magkasasako. Ay, ganun. Yes, pero po, tinotal siya 10 tons. 10 tons, ah, po. Okay, sa isang hectare. Yeah.
O yun, makasucceed ha. At pili na lang po kayo. Pwede nyo sila i-message dun sa number na pinakita natin. At kung gusto nyo sa kontakin, may mga tanong kayo. Ayan, makasucceed. O yun, maraming salamat, sir. Thank you po ulit. Okay. Makasucceed. At ito naman po ang isa sa ano naman po natin, variety na may explain naman po sa atin ni sir. Pero po bago po muna yan, ito po yung ano nila, farm nila na SL39 na tanim po nila, mga kasaksid, no? At ito po, makakausap po natin. Ano po pangalan po ulit nila, sir? Ramon Juan Valentino. Si Sir Ramon Juan Valentino na taga Barangay Kasulukan, Santo Domingo. Ay, Santo Domingo, Nueva Ecija. Sir, pwede po ba ma-explain nyo sa amin ito pong variety po na SL39? Kung bago pa lang po siya o kaya sa mga bago nakakarinig, kung ano po ba itong SL39? Ano yung pinagkaibahan niya sa ibang mga variety dito sa NRTF, sir? Okay po, good morning po sa ating lahat. Okay po. Kagaya nga po ng tanong ni sir, kung ano po ba ang SL39 at ano ang pagkakaiba? Ang SL39 po sa nakikita ko ay napakagandang palay. Okay. Ayon po sa aking experience sa SL39, ngayon pa lang po, hindi pa po ako maani, tuwang-tuwa na ako. Dahil nakita ko po sa klase ng SL39, ay talagang aani po ako ng maganda. Aani po kayo. Sa totoo lang, hindi po pagyayabang, ang aaniin ko dyan, siguro aabuti ng 15 tons pataas. 15 tons. Ito sir, itong paparating na harvest. Opo, ito po. Mga April 5 to 10, April aani 5 po ako ng SL39. SL39. So yun. Ito po sir, SL39, paano po yung application ng paglalagay nyo ng abot dito sir? Sa first application nyo? Ang first application ko po dyan, dahil nagbawas po ako ng fertilizer, isang urea, basal po ito. Basal, isang basal. Urea at saka dalawang triple lang po ang nilagay ko dyan. Ah, dalawang bag lang muna. Apo, dalawang, bali tatlong bags po siya. Ilang days yun sir, yung basal niya? 5 days lang po siya. 5 dot na, 5 dot pa lang. Opo, 5 dot. Okay, 5 dot. Tapos then, yung susunod sir? After 1 week, 1 week lang siya. Ah, 1 week. Naglagay na po ako uli ng... Naglagay na po ako ng isang 0060, isang urea, okay, isang triple at saka isang 1620. Isang 1620. Opo. Parang ilang bag? Apat na bag, apat sir? Apat po, opo. Apat po siya. Mm-hmm. Ilang days yung 1 week? So, mga 12 days? 12 days lang po siya. 12 days, okay. Tapos yung susunod, sir? Ano po yung mga... 12 days then. After 10 days po. After 10 days na. Okay. Naglagay po ako ng isang urea, dalawang triple. Isang urea, dalawang triple. Apo. Okay, bali tatlong bag po, no? Apo, tatlong. So, 22 days, tama po? Apo, 22 apo. Days na niya. Okay, yun apo. Po yung parang third application nyo. Apo. Tapos ano pa yung sunod, sir? Yung pong fourth application, eksaktong 30 days. Ay, eksaktong 30 days. Apo. Naglagay po ako doon ng isang 0060 at okay. Isang urea. 0060 at isang urea. Apo, at isang urea. So inabot po nung yung aking pataba ay almost 12 bags. 12 bags. Sa isang hektarya po. Sa isang hektarya lang po 'yon. Pero yung ano niyo po ba, sir, yung abono niyo na 'yon, recommendation po ba ng soil analysis niyo or sa inyo pong base po sa inyo? Ano po 'yon? Farmers practice. Practice. Ah, okay. Kasi marami pang iba, hindi sila nakapagpa-soil analysis kaya 'yon. 'Yun yung ginagawa nila. So 'yon. 'Yun mga kasaksi, the 30 days sir, no, 'yun yung pinakalas niyo po. Apo. Gumamit po ba kayo sir ng ibang mga pang-spray or ano? Gumamit din po ako ng mga pang-spray. Ano po yung mga ang ginamit ko pong pang-spray ay Prebaton. Prebaton. Martial. Martial. At saka Upload. Yun po yung mga insecticide po ba? Upload. Fungicide na po yun. Upload at saka po Chess. Chess. Yun lang po yung aking mga ginamit doon. Eh, mga ginamit. Opo. Tapos expecting na 15... 15 up. 15 up po yung aking ni-expect. Kasi yung pong, at saka yung pong taas ng palay ko, siguro nasa 5-4. 5-4? Kasi kasi yung tagay-spray nyo. Yung tagay-spray ko, wala na. Kamay na lang ang nakalabas eh. Kaya ako 5-4. 5-4 siya eh. 5-4 siya, oo. So, kaya ka tuwan-tuwa siya eh. Oh, kaya ang hirap daw lumakad. Oo. Kaya para sa inyo sir, yung SL39 talagang the best. The best. Maganda po talaga siya. When it comes sa bigas sir, masarap din po ba siya sa bigas? Mm.
Masarap, masarap daw kainin. Hindi ko kasi natitest na ano, pero sabi nila masarap. Masarap daw sabi nila. So yun mga kasaksi, if gusto nyo naman po ng SL39, pwede kayo mag-message sa SL Agritech Center. Apo, apo. Apo sa Facebook page po nila. Apo. Apo paratis, pwede kayo nilang ano, sa bawat lugar nila. Kasi available naman po to sa buong Pilipinas. Apo, available. Apo, pwede nila makontak. Ang SL Agritech po kasi, sila po kasi yung nauna sa mga hybrid. Kaya kahit sa ang dako po ng Pilipinas, pwedeng pwede. Meron tayong SL na pwedeng makuha ang binhi. Yeah. Sige sir, maraming salamat sir. Ah, wala ka naman po. Maraming salamat din. Thank you din. Grabe mga saksi, ang daming ano nila. Ito, SL39. Ito mga saksi. Ayan. Pero itong good news mga saksi, kung gusto natin malaman, itong si Sir Valentino, ayan, interviewin po natin siya sa darating na April mismo mga saksi. Ang gagawin is harvesting niya noon at bibilangin mga saksid kung ilan ang harvest niya sa isang hektarya na gamit po itong SL39. At ang expecting po niya na pwede niyang anihin is nasa 15 metric tons mga saksid sa isang hektarya. Kaya abangan po natin yan, napupuntahan po natin yan mga saksid. Hindi natin palalampasin yan. So yun, let's go. So yun mga kasaksid, at dito naman po tayo sa Leeds Agri naman po mga kasaksid. At ipapakilala po sa atin ni sir kung ano po ba yung kagandahan ng Leeds product na makakatulong po sa ating mga pagsasaka at sa ikatataas po ng ating mga ani. So andito po si sir, anong pangalan nila sir? Magandang umaga po mga ka-Leeds. Ako po si Edward Makatulan ng Leeds Agri. Okay. Ayan, so sa Leeds Agri po meron kaming dalawang hybrid rice variety. Meron po kami nitong Jackpot 102, saka po yung LAB or LAB 777. Apo. Ano naman po sir ang pinagkaibahan po ng LAB at saka ng ano po, ng Jackpot 102? Una po, ang kami po sa Leeds Agri, masasabi po namin na sa dalawang variety na to, always fresh po, ano? Kasi ang dalawang variety po na to, hindi po kami masyado nag-import ng marami kasi minimaintain po namin na na bago yung binhi na may bibigay sa ating mga magsasaka. Okay, opo. So, yung ito po sir, pwede po ba siya sa ano, wet and dry season? Yung lahat po ng ano, ng variety? Opo, itong dalawang variety ay pwede pong itanim sa tag-ulan at saka sa tag-araw. Sa tag-ulan at saka sa tag-araw. Anong maturity date po niya sir? Ito pong dalawa ay nag-average po ng 110 days variety. Okay. So, parehas. Opo. So, early maturing variety po parehas. Ang early Jackpot 102 at saka LAB 777. Opo. Pero sir, sa when it comes sir, sa for example, kulang sa patubig sir, pwede po ba siyang lumaki ng maayos? Makakaani pa rin po ba siya ng ano? Lalo na po sa mga upland, pwede po ba yung itanim si ano? Pwede naman pong itanim. Kaso, alam po natin, ang palay ano, ay talagang mataas po ang consumption or requirement sa tubig. Kaya maapektuhan po yung anihin natin. Maapekto yung anihin. Pero sa tag-ulan, okay din po, sir. Opo. Okay. So, ito naman po, sir. Itong Jackpot 102 and Lab 77, sir. Ano po ba siya? Masarap po ba yung binhi, yung palay niya pag yung bigas, pag ginawang bigas, mga ganun, sir? Ayan. So, tama po. Kasi minention nyo yung eating quality po, no? Saka yung green quality. So, meron tayong sample dito. Pwede nyo pong siguro... Ay, isaing, sir. pwede mo para masamplean. Actually, magpapasample po kami doon sa aming booth mamaya para po matikman ng ating mga farmers kung ano po yung lasa ng Jackpot 102. Kung ano po yung lasa. Pero ang observation or characteristic po ng green ng Jackpot 102 ay masarap talaga yung kanin. Malambot. Saka medyo mabango po. Ano? Kaya pwede siya pang commercial. Sir. Yan, tama po kayo. Okay. So sa pag-aabono naman sir, pwede niyo po ba sa akin mabanggit kung ano po yung timing ng pag-aabono po dito sa ano, sa tanim, sa dito sa likod po ninyo? Sa timing po ng pag-apply ng abono, may tatlong beses pong nag-apply, meron pong basal, saka nasa 30 days at saka 45 days po. Per hectare po nakaabot po ng 16 bags ng fertilizer. 16 bags po ng fertilizer. Opo. Ano po yun sa 3414 urea? Halo-halo na po ng 3414 ng urea saka 0016. Opo. Pero may recommendation ba kayo sir? For example, sa kanila kasi 'di ba yung iba soil analysis po sir eh. Pero pag wala pong soil analysis, yung farmer's practice lang po, may recommendation po ba kayo na pag magtatanim ng Lab 77 at Jackpot 102,
May recommendation po ba kayo na ilang abono pwede nilang gamitin, sir? Ayun, ang pinakamagandang recommendation pa rin po ay paggawa tayo ng soil analysis pa rin para makita talaga natin ano ba yung kailangan ng lupa. Apo. Pero kung hindi po nakapagpa-soil analysis, pwede po natin gawitin yung practice po dun sa inyong lugar. Ah, okay. Pwede po nilang gawin po yun, sir. When it comes, sir, sa mga insekto naman, sir, kaya may laban po ba siya sa mga insekto, punggus, ganyan? Dun sa mga bumisita po kanina, napansin nila medyo wala pong atake ng tinatawag nating stem borer, wala pong mga uban. So medyo matibay-tibay po siya sa peste. Pero may pinsala pa rin pero hindi gaano. Tapos last question, sir, sa inyo po, sa ito pong mga tanim na to, meron po bang pwedeng ma-contact or matawagan nila sa kung sila man ay nasa sulok ng buong Pilipinas, sir? Meron po ba silang matatawagan? Pwede nyo pong puntahan yung aming Facebook page. Meron po doon nakabantay. Message nyo po kung meron kayong katanungan at magre-reply po sila sa inyo. Apo, ano po ba yung Facebook page nyo, sir? Hanapin nyo lang po sa Facebook page, Leeds Agri po. Leeds Agri. Yes. Tapos makakuha nyo na po. Yes, sir. Okay. At available naman po siya sa buong Pilipinas, sir. Opo, available po. Okay, sir. Okay, sir, maraming salamat po ulit, sir. And thank you po sa thank pag-share po na po ng Leeds Agri. Salamin, lalo kami. Yan po, Leeds Agri. Yan. Ilang ano na to, sir? Ilang days? Ay, malalim. Ito yung lab, sir. Ito po yung jackpot 102. Ay, jackpot. Opo, yung lab ay na doon sa kapila. Ay, okay. Ito, jackpot 102. Ganito, sir, no? Ito po, bago naming variety. Ay, bago Leeds 143. Ay, Leeds 143. Ito, sir, available na rin sa buong Pilipinas. Lalabas pa lang po. Ay, lalabas pa lang. O, baka ang mga farmers, sir, mahilig din sila sumubok, eh, ng mga bago, sir. Apo. Anong days na nito, sir? Sa estimate ko po, mga nasa 90 na yan. Ah, 90. That 9, sir, that. Oo. Parang mas mataas to, sir, dito kaya ano. Ah, jackpot 102. Mas mataas si ano, itong si variety. 143. O sa lupa lang, sir. Pero, pantay naman. Kaya naman. Ayan, makasaksi dito. Bago nila siguro, i-update nyo lang, sir, no? Sa pag ilalabas na. Yes, so, mapapansin nyo yung uhay, no? Talagang, kahit hindi pa siya yung kompleto, makikita nyo na buo at saka mahaba yung uhay. Mahaba yung uhay niya. So, yun din yung observation ng mga farmers po na bumisita kanina. Saka ano siya, sir, oh, talagang nag-gipi, sir, no? Mm-hmm. So, ang kapal ng ano niyo. Something to ano po, look forward. Sige, sir. Sige, sir. Maraming salamat po. Okay.